Istorya, Tagalog Horror Stories. Sinabi ni Angie sa kanyang kasintahan na para naman itong baliw habang tinutulak-tulak pa si Gino. Sumagot naman si Gino kay Angie na sa kanya lang mababaliw, dahilan para lalong kiligin si Angie. Parang natatai lang yung paghagigik niya. Hindi ko alam kung inaatake ba siya ng epilepsy, pero alam ko mukha siyang tanga. Silang dalawa ay parang tanga. Alam na may single sa tabi ay landian pa ng landian. Sinabi ni Angie kay Gino na umayos nga ito. Hindi na niya natapos ang dapat na sasabihin nang bigla siyang kilitiin ni Gino. Nang mabangga niya naman ako, doon lang nila napagtanto na may kasama pala sila. Nandito kami ngayon sa isang kainan sa bayan. Dito raw ang tambayan nila palagi. Dahil masarap daw ang halo-halo dito. Well, masarap naman talaga dahil libre. Nagtanong naman si Gino sa akin kung ayos lang daw ba ako. Pansin kasi niya na kanina pa daw ako tahimik at tulala simula nang umalis kami sa bahay. Napabuntong hininga na lang ako sa tanong ni Gino. Sino ba naman kasi ang hindi tatahimik kung silang dalawa lang ang naghaharutan? Bukod sa naguguluhan pa rin ako sa nangyari sa akin kagabi, ay naging pambansang third wheel pa ako. Sumagot na lang ako na hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Nagtanong din ako kung meron bang ginaganap na party dito. Matapos kong sumandal at halata naman ang pagkagulat sa kanilang dalawa. Sumagot si Gino na meron daw dito sa bayan kapag pista. Pero matagal pa iyon, mga bandang June pa. Napatango na lang ako sa sinabi niya. Malayo din daw ang buhay ko dito sa buhay ko sa Maynila. Walang party dito tuwing gabi, dagdag pa ni Angie. Tumango na lang ulit ako at ibinaling ang paningin sa malayo nang bigla akong may matanaw na isang familiar na mukha. Papalapit ito sa amin, kaya para akong naestatwa at halos malaglag na ang mga mata. Lumalakad papalapit sa kinauupuan namin yung magandang babae. Lumingon ako kila Gino at Angie, pero parang wala silang nakikita sa paligid dahil sa paghaharutan nilang dalawa. Parang huminto ang oras habang papalapit na sa amin yung babae. Malawak ang kurba ng labi nito at talagang napakaganda niya. Gusto kong sumigaw pero ayaw bumuka ng bibig ko. Para ding nangihina ang mga tuhod ko na parang pinipigilan akong tumayo. Tinanong niya ako kung kamusta na daw ako. Malambing nitong tanong dahilan para mas lalo akong kilabutan. Malambing ang boses niya pero naghahatid ito ng kakaibang pakiramdam. Sinabi niya sa akin na huwag daw akong mag-alala dahil hindi pa naman ito ang tamang oras. Umiwas ako ng tangkain niyang hawakan ng aking buhok. Napakaganda mo pa rin talaga. Yan ang mga katagang binitiwan niya dahilan para mas lalong dumami ang katanungan sa utak ko. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit parang unang beses pa lang kaming nagkita noon ay parang kilalang kilala niya ako? Nagulat ako nang bigla niya akong hinawakan sa baba at iniharap sa kanya. Dahilan para magtama ang aming mga mata na para akong na-hypnotize at may kung anong hangin na sobrang lakas ang dumampi sa buo kong katawan. At sa sandaling iyon ay para akong dinadala sa kung saan. Nang bitiwan niya ako ay doon lamang ako natauhan upang tingnan ang paligid. Nasaan ako? Halos lumuwa ang mga mata kong inililibot ang paningin sa paligid.
Alam kong wala ako sa lugar namin dahil napakaganda ng paligid. May mga naglalakihan at nagtataasang gusali at talagang napakayaman ng lugar na ito. Sa gitna ng lugar na ito, may isang malaking palasyo na gawa sa ginto. Nakakasilaw ang ganda nito. Kitang-kita ko rin kung gaano kasaya ang mga tao na nasa paligid. Masasaya nilang binabati ang lahat. Kitang-kita ko kung gaano kaganda ang mga tao rito. Teka, mali. Hindi nga pala sila mga tao. Malakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa kaba. Pero mas nangingibabaw ang mga pagkamangha dahil talagang kakaiba ang mga nasa paligid. Napakaganda, napakayaman at talagang napakasasaya ng mga tao rito. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang Storya, Tagalog Horror Story, at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Paano kaya kung ganito na lang ang totoong mundo? Walang away, walang gulo at walang lungkot. Matagal din ang pamamangha ko sa paligid na makakuha na ako ng lakas ng loob para magsalita. Tinanong ko siya kung ikaw ba si Carolina. Diretsong tanong ko rito. Napangiti siya sa tanong ko at marahan na umiling. Sinabi niya na siya daw si Inaya. Ang kagandahan ni Carolina ay walang kasintulad. Hindi ito kayang pantayan ng kahit sino. Sagot nito sa akin at dahan-dahang lumapit pa dahilan para mapaatras ako. Nagtanong ako kung ano ang gagawin niya. Hindi na ako nakapalag nang bigla niya akong hawakan sa magkabilang balikat. Marahan iyon pero mabilis na nanindig ang balahibo ko. Sinabi niya sa akin na kay tagal naming hinintay ang pagbabalik mo. Nagulat ako nang humigpit ang hawak niya sa akin at para akong nilalamon ng napakalakas na hangin pababa. May mga sinasabi pa siya pero para akong nabibingi dahil sa napakalakas na paghila ng hangin sa akin na maging paghinga ko ay pinipigil nito. May isang boses na tumawag sa pangalan ko. Napabalikwas ako ng tayo at habol ang paghinga. Para akong nahulog sa kung saang mataas na lugar. Dahil sa pakiramdam ng sobrang lula. Para akong nilamon ng lupa at kahit tagaktak ang pawis ay nanlalamig ang buo kong katawan. Nagtanong sa akin si Gino kung ayos lang daw ba ako. Iniabot sa akin ang baso na may lamang tubig. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko kaya hindi agad ako makapagsalita. Uhaw na uhaw ako. Daig ko pa ang lumakad ng napakalayo. Nag-aalala naman na nagtanong sa akin si Angie kung ano daw ba ang nangyari sa akin at kung nahilo daw ba ako kanina. Hinahawi niya ang buhok ko na kanina pa nakaharang sa aking muka. Nagtanong ako kay Angie kung ano ba ang nangyari habang nangihina ako. Sinabi sa akin ni Angie na nagulat na lang daw sila na bigla akong bumagsak. Kaya dinala nila agad ako sa bahay nila Gino at mabuti na lang daw ay malapit lang. Tinanong niya ako kung meron daw ba akong sakit dahil napatulala na lang ako sa isang gilid. Dagdag pa niya, mahigit 5 oras daw akong natutulog. Sinabi na lang daw niya kay Lola na baka hindi lang maganda ang tulog ko kagabi at baka pagod lang ako. Baka daw kasi mag-alala sila, lalo't na ngayon daw ang balik ko sa Maynila. Ibig sabihin, nahimatay ako kanina nang saglit na ipakita sa akin ni Inaya ang lugar nila. Pero bakit niya ipinakita sa akin? 2 araw matapos ang pangyayaring iyon. Hindi muna ako lumabas ng bahay. Hindi rin ako makabalik ng Maynila dahil palaging nagkakaroon ng problema ang sasakyan. Kaya hindi muna ako pinapalabas nila Lola. Hindi ko gaanong nakakausap sila Mama dahil palaging walang signal. Si Angie at Gino naman, dito na lang din sila tumatambay. Wala ni isa sa kanila ang napagsabihan ko.
Alam ko kasing madaldal si Angie kaya hindi malabong madulas siya kila Lola. May parte sa akin na gusto ko nang bumalik sa Maynila, pero meron ding parte na ayoko muna. May mga gusto pa akong tuklasin sa buhay ko at sa sarili ko. Sinabi naman sa akin ni Angie na sa susunod na linggo daw ay merong birthday kaming pupuntahan dahil uuwi yung isa naming kababata, si Yuna, at dito rin siya magpapasko. Hindi ko naman kilala iyon, malay ko ba kung sino siya. Tinanong naman ako ni Gino kung ayos lang daw ba ako dahil balak nila akong ayain na lumabas ngayon. Araw daw ng palengke ngayon at baka sakali na meron daw akong magustuhan. Feeling ko marami namang tao doon, baka hindi na ako sundan ni Inaya. Isa pa, nakakabagot na manatili rito. Matapos kong mag-ayos, nag-abang kami ng tricycle para sakyan papunta ng bayan. Si Gino ang nakaupo sa likod ng driver habang kami ni Angie ang nasa loob. Maganda rin ang palengke rito, kaso hindi ko maintindihan ang mga salita ng iba. Hindi kasi ako marunong umintindi ng Bisaya. Sinabi ni Gino kay Angie kung meron ba siyang gustong bilhin. Nagmamadali namang hinila siya ni Gino at heto naman ako, ang pambansang third wheel. Maraming tao rito dahil maliit lang ang palengke nila. Maraming mga nagtitinda at hindi ko na alam kung nasaan sila nagpunta. Mukha atang feeling nila sila lang ang tao sa mundo at hindi nila inalala na meron silang single na kasama. Mali atang napasama ako sa gala ng magjowa. Pinilit ko silang hanapin sa magulong paligid. Hindi kasi ako sanay na makipagsiksika ng ganito dahil hindi ko sila makita. Nilibang ko na lang ang sarili ko habang mag-isa. Total, sanayan lang ito. Sa isang banda, meron akong narinig na nag-uusap. Nag-uusap sila tungkol kay Manong Ernest na yung sasakyan daw na gamit niya na pang-deliver ng mga gulay ay nakita sa tuktok ng bundok. Ang nakakapagtaka daw, walang sasakyan ang kinayang umakyat doon. Hindi ko alam pero bigla akong naintriga sa usapan ng mga katabi ko na namimili ng damit. Sabi pa nila, grabe naman daw pala yung nangyari sa kanya. Napaglaruan daw siguro ng mga engkanto. Sa sandaling iyon ay mas lalo pa akong lumapit sa kanila. Para akong tanga na sumusunod sa kanila kung saan sila pupunta para lang madinig ang usapan nila. Dakilang tsismosa rin ako. Sinabi pa na hindi daw nakakausap ngayon si Manong Ernest. Simula nang mangyari iyon ay tulala pa rin ito. Sagot pa ng babae. At kung hindi ako nagkakamali, yung driver na tinutukoy nila ay si Manong na naghatid sa akin papunta sa palengke. Naikwento kasi sa akin ni Lola na iisa lang ang taga-deliver ng gulay. Kung siya man iyon, ibig bang sabihin, nakilala siya ng diwata at pinaglaruan siya dahil binalaan niya ako. Aakma pa sana akong sumunod sa dalawang babae na nag-uusap tungkol doon sa driver nang biglang may humawak ng kamay ko mula sa likuran. Dahilan para mapahinto ako at mapalingon dito. Hindi siya ganoon katanda, pero gulo-gulo ang buhok nito at marungis ang muka. Tinitigan ako nito at hinigpitan palalo ang pagkakahawak sa akin. Mabilis namang kumalabog ang dibdib ko dahil sa kaba. Sinabi niya sa akin na bakit daw ako bumalik pa at umalis na daw ako. Parang may sumabog sa utak ko, hindi tuloy ako makapag-isip ng maayos. Inulit-ulit niya ang kanyang sinabi at sinabing hindi na daw dapat akong bumalik pa. Habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Marami ang tao pero walang pumapansin sa aming dalawa. Natatakot ako sa mga tingin at tono ng kanyang pagsasalita. Tinanong ko siya kung ano bang ibig niyang sabihin. Nanginginig man ay pilit ko itong tinanong sa kanya. Sinabi niya sa akin na hindi na ito matatapos pang muli. Hindi na daw dapat akong nagbalik pa, Carolina.
Nanlaki ang mga mata ko sa huli nitong sinabi. Muli naman akong naghahabol ng hininga dahil parang kakaunti na lang ay mahihimatay na naman ako. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Alam kong wala siya sa matinong pag-iisip, pero bakit parang lahat ng katanungan ko siya lang ang makakasagot?